Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simula natin ang balitaan sa magkahiwalay na krimen na nangyari sa Rosario, Cavite, kung saan patay ang isang 17 taong gulang na lalaki matapos suntukin ng kapwa niya minor de edad. Sugatan naman ang mga pasahero ng isang SUV ng pagbabarilin ng riding in tandem madaling araw nitong Lunes. Exclusive, nagpapatrol, Jeff Caparas. Nahagip ng CCTV ang pagdaan ng SUV na ito sa A. Abadilla Street, Barangay Sapa 1, Rosario, Cavite, madaling araw ng Lunes. Nakabuntot sa sasakyan ng isang motor na may sakay na dalawang lalaking naka-jacket. Di nakita sa CCTV ang sumunod na pangyayari kung saan pinaputokan ng riding in tandem ang SUV. Agad tumakas ang mga suspect. Nakaligtas sa mga pasahero ng SUV na may tama ng bala sa balikat at braso. Base dun sa interview natin sa mga biktima, itong lalaki ay nakakuha ng may mga threat sa kanyang buhay. Base dun sa mga sa bilang ng putok at saka sa tama dun sa sakyan. Ang gusto lang takutin itong biktima. Walang na-recover na baso ng bala sa crime scene, kaya posible umanong revolver ang ginamit na baril ng mga salarin. Nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima habang patuloy na tinutugis ng Rosario PNP ang mga gunmen at posibleng mastermind sa pamamaril. Sa katabing barangay naman ng Sapa 2, patay ang 17-anyo sa si alias JP matapos suntukin umano sa leeg ng 1 minor de edad habang naglalakad kasama ang mga kaibigan. Base sa imbestigasyon ng polis, posibleng selos ang pinag-ugatan ng alitan. Agad namang natunton at naaresto ang 15-anyo sa pangunahing sospek sa tulong ng barangay at ilang testigo. Nalaman nga natin na parang mayroong pinagsesulos ang babae itong sospek doon sa biktima. And kinunakop na napagbuntungan ng galit niya yung biktima. Okay. So accordingly, sinuntok itong biktim natin and then nawala ng malay hanggang sa binawian ng buhay. Umamin umano ang sospek sa kanyang nagawa at nakiusap sa pamilya ng biktima ng kapatawaran. Inamin naman po niya na sinuntok niya, pero isang sundok lang daw po yun. Kaya nagulat daw po siya, ba't daw po ganun? Bakit daw po nawala na daw po agad ang buhay? Pero ang ina ng biktima desididong papanagutin ng sospek. Naniniwala siya na hindi lang isang suntok ang tinanggap ng anak. Ngayon, nandoon ang anak ko. Inautopsy nila. Ano na bang anay kong anak? Sinasabi, puro ulo ang tama ng anak ko. Nasa kustudiya pa ng mga pulis ang suspect na maaharap sa reklamong homicide. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Naaresto ng National Bureau of Investigation o NBI sa Laguna ang sinasabing miyembro ng Concepcion Criminal Gang mula Albay. Trabaho mo noon ng suspect ang pugutan at ilibing ang mga biktima ng kanilang grupo. Nagpapatrol, Nico Bawa. Pinaligiran ang mga operatiba ng NBI Bicol at Laguna ang construction site na ito sa Canlubang, Laguna. Pasas. Pinadapa at inaresto nila ang suspect na si Ruel Cabrillas dahil sa kasong kidnapping with murder. Siya ang tinuro ng impormante na tagapugot at tagabaon umano ng mga ulo at bangkay na mga biktima ng Concepcion Criminal Group sa Bicol. Noong isang linggo, napatay ang leader ng grupo na si Gilbert Concepcion matapos umano makipagbarilan sa pulis sa Paranaque. Ayon sa NBI, 2012 nang mabuo ang grupo matapos mag-awol sa pagkasundalo si Concepcion. Extortion, kidnapping with murder, murder for hire, and kidnap for ransom. Nag-i-extort sila sa mga construction firm. Kinikidnap nila, it's either foreman or mga construction engineers. Pag nakuha nila yung may ano ng construction, pag hindi nagbigay, pinapatay po nila ito. Lalo na yung mga nadududahan nilang asset ng gobyerno. Inamin ni Cabrillas na 7 ang pinugutan niya ng ulo sa kanila mga biktima. At siya rin ang naglibing ng mga ito. Ba't mo inaamin? Nautosan lang po. Wala mo lang po sir magagawa kung inutosan lang po ako niya. Pag ayaw, hindi ko gawain, ako po papatayin po. Patawarin niyo po ako. Pagbayaran ko po yung kasalanan ko. Ayon sa NBI, 20 ang mga nadokumentong napatay ng grupo. Pero hinihinalang nasa 50 ang lahat ng napatay nila.
Kasama rito ang dalawang alkalde at ang broadcaster na si Joey Liana na pinatay noong 2018. As far as we know, may mga political connections and may mga contractor talagang sumusuporta pa sa kanila hanggang ngayon. May mga politiko nagbigay ng baril, pera, at may mga contractor din nagbibigay ng baril at pera. At yung ibang politiko, pag kailangan ng taguan, yun, sila nagpo-provide ng refuge. Umabot na umano sa 80 ang mga miyembro ng grupo matapos mag-recruit noong nakaraang halalan. Nagpapatuloy pa rin umano ang operasyon ng grupo kahit patay na ang leader nila. Panawagan ng NBI sa mga politiko sa probinsya makipagtulungan sa kanila. Huwag niyo lang suportahan ang grupong ito. Magtulungan tayo matapos na rin ito. Matagal na itong namamayagpag sa albay. Magtulungan tayo. Kung nakita niyo yung mga membro nito, mag-report lang kayo sa amin para makuha natin, para matapos na rin sila. Kasi kung hanggang nandyan sila, hindi matatapos ang problema sa albay, lalo na rin sa Libon. Kulong na si Cabrillas para harapin ang mga reklamo habang pinaghahanap ng mga otoridad ang iba pang kasama niya sa grupo. Nico Bawa, ABS-CBN News. Nasunog ang storage facility ng isang phone company sa Barangay Santo Niño, Bayan ng Carmen, Davao del Norte, Linggo ng hapon. Sa drone video na mabilis na nilamon ng apoy ang bodega at mabilis na kumalat dahil sa mga foam products na naka-imbak dito. Sa tala ng otoridad, aabot sa 26 na milyong piso ang halaga ng pinsala sa sunog. Kinagabihan, inaresto ng mga pulis ang isang lalaki na trabahador ng storage facility na nakita sa CCTV na nagsimula ng sunog. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa krimen pero sasampahan na siya ng reklamong arson. Samantala, natubok din ang apoy ng isang bodega at pagawaan ng mga muebles sa Barangay Balong Bato sa Quezon City madaling araw ng Martes. Itinaas sa ikalawang alarma ang sunog kung saan rumisponde ang nasa 8 truck ng bumbero. 2 empleyado ang nagtamo ng first degree burns na agad namang nalapatan ang paunang lunas. Patuloy ang imbisigasyon ng BFP sa posibleng pinagmulan ng sunog. Inamin po ng leader ng grupong pirma na nakipagpulong siya sa liderato ng Kamara tungkol sa People's Initiative. May nilinaw po naman si House Speaker Martin Romualdez sa naging papel niya sa nasabing pulong. Samantala, humarap po naman sa pagdinig ng Senado ang ilang nautusan umano na kumalap ng lagda kapalit ng ayuda. Nagpapatrol, Sherian Torres. 5 taga-Bukidnon ang nagkwento sa Senado na nilapitan umano sila ng mga grupong nasa likod ng People's Initiative. Kwento ng isang pagawad, hiningan siya ng tao ng kanilang konsehal para mangalap ng pirma at binigyan pa ng ID na may tatak na Change Philippines. Bilin umano sa kanila, sabihin taga-NGO sila para sa pagbabago sa ekonomiya. Binigay sa amin 1.5 po a day, tapos in advance po yung isang araw, bali 3,000 po yung natanggap namin. May biglang dumating na naka-5 motor. Dala itong mga firm, sabi po hindi magpapirma. Nabanggit din sila na about sa chatcha. Pero official. Taga Quezon City naman ang ibang testigo. Sa pagkapirma po namin, may present number po, tapos ayuda daw po eh. Utos daw po yun ng BBM. Eh kung utos ng Pangulo, ba't hindi ninyo sinunod? Meron po akong freedom of choice. Mr. Itinanggi naman ni dating ako Bicol Representative Alfredo Garbin na nagsusulong ng People's Initiative, napakawala siya ni House Committee on Appropriations Chairman Elizalde Co na kinatawad ngayon ng naturang party list. Itatrabaho po ako sa ako Bicol party list, which happens to be ang isang representante ay chairman ng Committee on Appropriations. Sabi ni Noel Oñate ng grupong pirma, sina Garbin at House Committee on Constitutional Amendments Chair Rufus Rodriguez lang ang kinausap niya tungkol sa People's Initiative, pero para lang anya ito sa bilang ng botante kada distrito. Pero naiba ang kwento na ipakita ni Marcos ang litrato ng kanilang pulong noong January 8, 2024 kasama si Ko at si Speaker Romualdez. Sabi mo lang na hindi naman kayo nagkita, sabi niyo sina Congressman Garbin lang. Yeah, because you know, it slipped my mind. So it's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct?
Yes, we coordinate with the speaker and the Thank congressman you very much, in getting the 3% per congressional district. That's correct. Inusisa rin ng senadora ang lugar na pinagdausan ng pulong. Sino may-ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez. Yes. Ah, ganon. So, ang naging host po, at nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po ba? Ako po ang nagkumbida. Paano ko magkukumbida? Di mo bahay? Oo nga. Oo Mira nga. Naman. Kalaunan, sinabi ni Oñate na administrative at advisory assistance lang ang binibigay ni Romualdez sa kanilang grupo. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Romualdez na nakakapulog niya si Oñate dahil bilang speaker, trabaho niya mga siwa sa mga usapan ng bayan. Giit pa ni Romualdez, hindi siya ang pasimuno, kundi tagapamagitan lang sa demokratikong proseso. Bagamat pinasuspinde na ng Commission on Elections ang buong proseso ng People's Initiative, mananatili pa rin na aktibo ang lahat ng PI forms na meron ng mga pirma at naisumite na sa COMELEC. Sabi naman ni Dean Chel Jokno ng De La Salle University College of Law, pwedeng kasuhan ang mga taga-gobyernong nakikisali sa People's Initiative. If the public funds were used for another purpose other than what they were intended for, yan po ay papasok sa malversation. Kung sa anti-graft naman, maaari din yan kasi meron na pagbabawal doon to induce another public officer to commit any violation of rules and regulations or the law. So yun po yung dalawa. Nandiyan din po yung RA 6713, Code of Conduct. Hereby suspended. Itutuloy ng Senado ang pagdinig sa pirmahan sa susunod na buwan. Sherian Torres, ABS-CBN News. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na mananatili silang non-partisan o walang kinikilingan sa gitna ng mga issue sa pagitan ng kampo ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakatutok ang kanilang hanay sa kanilang misyon at mandato. Iginiit din ng opisyal na hindi kailangan ng loyalty check sa mga sundalo at nananatiling buo ang hanay ng AFP. Sinabi rin ni Padilla na wala siyang impormasyon hinggil sa umano'y manifesto ng mga dati at retiradong general na tutol sa People's Initiative. Nililaw din ng opisyal na labas sa kanilang mandato ang alegasyon kaugnay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na gumagamit ng ilegal na droga. Isinusulong ng isang business group ang pagtatalaga ng isang traffic czar na siyang tututok sa matinding problema sa trapiko sa Metro Manila. Hati naman ang reaksyon ng publiko rito, pero ang tanong, handa bang pakinggan ng gobyerno ang panukalang ito? Live mula sa EDSA sa Quezon City, nagpapatrol si Johnson Manabat. Johnson, meron ba silang naiisip kung sino ang akma sa pwestong yan? Bernadette, meron namang naiisip na pangalan pero tumanggi muna na pangalanan kung sino ito. Pero ang usapin ng pagkakaroon ng traffic czar ay hindi bago dahil lumutang na yan noong pang 2015. Ang sabi nga ng Management Association of the Philippines, mas makabubuti kung iisang tao na lamang ang kukumpas sa lahat ng proyekto ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagresolba sa problema sa traffic. Ordinaryong araw at patay na oras ang bandang alas 2:30 ng hapon nitong Martes. Pero ang traffic sa northbound lane ng EDSA Boni sa Mandaluyong, mabigat pa rin. Sabi ng Management Association of the Philippines, isang grupo ng mga executive at negosyante sa bansa, matagal nang may krisis sa traffic lalo na sa Metro Manila. Actually, it has been existing since before the pandemic. Kaya ang kailangan talaga, madeklara na isang traffic crisis para matauhan ba ang lahat. Sabi ng grupo, maaaring magtalaga si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na isang traffic czar na bibigyan ng sapat na kapangyarihan para pakilusi na iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng DPWH, MMDA at Department of Transportation. Para sa Motorcycle Rights Organization, walang problema sa pagkakaroon ng traffic czar pero anila, we're all in favor of it. Given na yung traffic czar natin ay mapagduduktong-duktong niya lahat ng agencies involved, putting a traffic czar is going to be a very challenging idea.
Katulad ng MAP, umaasa rin ng ilang motorista na masusolusyonan pa ang problema sa trapiko, kasama na ang taxi driver na si Mang Rogelio na halos 20 dekada ng laman ng kalsada. Sobra ng traffic ngayon dito, Manila. Oh. Hindi kagaya dati nung araw, maluwag-luwag pa eh. Wala na. Palala ng palala eh. Pwede, para makatulong sa traffic. Ngayon, may pag-asa pa yan. Bukod sa pagtatalaga ng traffic czar, kabilang din sa rekomendasyon ng grupo na hatiin sa 4 na traffic management zones ang Metro Manila, samantalahin at pagandahin ang mabuhay lanes at iba pang alternatibong ruta, bigyang prioridad ng mass public transportation at palawigin at i-privatize ang busway system, gayon din ang operasyon at maintenance ng MRT 3 at LRT 2. Sabi naman ng Department of Transportation o DOTR, makikipagpulong sila sa Management Association of the Philippines para talakayin ang nasabing suhestyon. Bernadette, kanina muling nagsagawa mga tauhan ng MMDA ng panghuhuli sa mga pumapasok na illegal sa ELSA busway sa area ng Mandaluyong. Nag-abiso na rin ang pamunuan ng DOTR sa publiko na asahan pa ang bahagyapang pagbigat ng dali ng traffic sa Metro Manila mula po alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ng February 2 hanggang February 5. Ito po'y dahil sa gagawing paglilipat ng tunnel boring machine na gagamitin naman sa Metro Manila Subway Project. Kabilang po sa mga apektado ng lugar ay ang 5th Avenue, Araneta Avenue, Ortigas Avenue at ang Doña Julia Vargas Avenue. Pinapayuhan din ng mga motorista na maghanap na iba pang alternatibong ruta. Sa ngayon, narito po ang pinakahuling lagay ng traffic. Halimbawa na lamang po sa northbound lane ng EDSA kanto ng Julia Vargas sa Mandaluyong area. May volume na ulit ng mga sasakyan bago pa ang tapat na isang malaking mall sa lugar. Kaya naman, heavy traffic na ulit ang inyong magiging biyahe. Dito po naman sa kahabaan ng EDSA Kamuning northbound lane, may bahagyan na ring volume ng mga sasakyan pero umuusad pa naman hanggang sa mga oras na ito. Mas malawag naman ang magiging biyahe ng mga nasa southbound lane o patungo sa Cubao area. Bernadette. Maraming salamat, Johnson Manabat. Gretchen, usap-usapan ang hiwalayang Jericho Rosales at Kim Jones. Paano ba nagsimula ang kanilang love story? Ate B, nakita ng publiko kung paano nagsimula ang makulay na pag-iibigan ni Jericho Rosales at Kim Jones. Hinangaan din ang tahimik nilang buhay mag-asawa. Kaya nagulat ang marami ng tuluyang kumpirmahin nitong Lunes ang pagtatapos ng kanilang relasyon. Nagpapatrol, MJ Felipe. Laking Australia ang Filipino-British na si Kim Jones. 2010 nang pumunta siya ng Pilipinas para subukan ang kanyang karera bilang isang modelo. Si Jericho naman kagagaling lang sa isang breakup at noong panahong iyon ay hindi naghahanap ng bagong pag-ibig. May 2011 nang una silang magkakilala sa isang dinner na inorganisa ng aktor na si Dominic Ochoa at asawang si Denise Go. It has been the best decision I ever made in my life. It has been, you know, echoes God's greatest gift to me, and I'm so blessed to be here. Siya lang talaga yung, siya yung tao na talagang nararamdaman ko na pagkapag-taon ako ng Jericho. Mas nakilala nila Echo at Kim ang isa't isa nang mapadalas ang kanilang beach dates. October 2011 nang maging official ang kanilang relasyon. March 2012, una silang nakita in public nang dumalo sa Mix Music Awards. Hi. Yeah, this is Kim. Hello. Mula noon, naging komportable na ang dalawa sa pagbabahagi ng kanilang relasyon. Hanggang sa mag-propose ng kasal si Jericho kay Kim sa gitna ng isang church service. I don't know why after everything, God still gave me the best person in the world. Will you marry me? Big yes ang sinagot ni Kim na nagdiriwang noon ng kanyang kaarawan. May 1, 2014 nang ikasal sina Kim at Echo sa Boracay. Fast forward sa 2018 nang maging best assistant sa mga modeling projects ni Kim sa Jericho sa Fashion Week sa New York. Balik Pilipinas ang dalawa noong 2020 at dito na inabutan ng lockdown dahil sa pandemya. 2021 nang lumipat at pansamantalang nanirahan sa New York ang dalawa. Nang sumunod na taon, nagsimula nang umingay ang isyu ng hiwalayan. Jericho Rosales with Kim Jones. Pero noong 2023 sa ABS-CBN Ball, walang bakas ng split up ang dalawa.
magkasama at magkatabi pa sila sa loob ng venue. Sa kabila nito, mas lalong umugo ang hiwalayan nang ilabas ni OG Diaz sa kanyang vlog na nasa proseso na ng annulment ang dalawa. January 12 ng taong ito nang ma-corner si Echo ng press sa isang event. On this, wait, what is this? Natanong siya tungkol sa kanila ni Kim. No comment, because it's not the place. Yeah. I never really talk about my relationships and we're happy, we're good. Kim and I are amazing. We're fantastic, we're good. Nitong Lunes, eksklusibong kinumpirma ng kanilang ninong sa kasal na si Rico Ocampo sa ABS-CBN News na hiwalay ng dalawa. Ikinagulat ng fans na 5 taon na palang hiwalay ang dalawa. Tumanggi nang magbigay ng reaksyon ng ilang mga kaibigan nina Echo at Kim. Pero hiniling nilang respetuhin at ipagdasal ang pinagdaraanan ng ex-couple. Pag-pray natin na, kasi life is too short, baka naman decision talaga nila sa buhay nila. Right. Wala na tayong masasabi nun. Ang all we have to do is to respect them. Kaibigan ko yan, si West Friend, ex. Siguro ko ano man yung prayers yung may ambag ko dyan. Yan. And mahal ko yung tao na yan, mahal ko yan. Bagamat kinumpirma na ng kanilang ninong sa kasal, wala pang formal na pahayag sina Echo at Kim sa kanilang hiwalayan. MJ Felipe, ABS-CBN News. Itinutulak ng ilang mambabatas na tanggalin na ang purchase booklet bilang requirement sa pagpapadiskwento sa mga binibiling grocery at gamot ng mga senior citizen at persons with disability. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Can we do away with this booklet, Mr. Chair? It's so freaking useless. Ito ang mungkahi ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Partylist Representative Erwin Tulfo sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Kamara sa mga reklamo kaugnay ng pagpapatupad ng diskwento para sa mga senior citizen at persons with disability. Sa ilalim ng guidelines, bukod sa senior o PWD ID, kailangan ding ipakita ang purchase booklet sa pagbili ng basic necessities, prime commodities at gamot ng naturang sektor para makakuha ng diskwento. Layo nitong i-monitor na hindi lalampas sa halagang 1,300 pesos kada linggo ang dinidiskwentohang grocery ng senior at PWD. Pero sabi ng DSWD, hirap ang maraming LGU na i-monitor ang mga binibili ng senior at PWD online at sa mismong tindahan. Most of them, they do not have enough personnel nga po to really monitor the implementation of this social welfare and development programs. There will obviously be a need to harmonize like the physical purchases with the purchases online. And definitely, we would need to work hand in hand with our partners in the private sector for that. Nakatakdang makipagpulong ang National Commission of Senior Citizens at ang National Council on Disability Affairs sa private establishments kaugnay nito sa susunod na buwan. Suhestyon ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, imbes na purchase booklet, gumawa na lang ng app ang DSWD na pwedeng gamitin ng mga lokal na pamahalaan. Bakit hindi na lang standard na app? Eh, hindi naman kamahalan yon at hindi naman ganun kahirap yun. Napakahirap yung booklet. Dapat sa telepono na lang. I think we have to do away with this booklet because this is useless. This is an insult to all the senior citizens because para mong tinitignan ng mga merchants, ng mga business establishment, para mga manluloko ang mga senior citizen natin. Hindi ba enough yung senior citizen ID? Yung sinasabi natin 1,300, 5%, ilimus lang ho yun eh. I find it useless na iyan yung booklet. Bakit pa kailangan ng booklet na ipakita ko anong pinurchase mo, kung ano-ano mo, and napeg ka na sa 65 pesos. Kasama ang issue sa mga pag-aaralan ng komite para sa binabalangkas na panukalang batas na layong tugunan ng mga reklamo sa pagpapatupad ng diskwento para sa senior citizens at PWDs. Kanina nilinaw ng Food and Drug Administration na kapag over-the-counter ang bibilhing gamot, hindi na kailangan pa ng reseta ng doktor para mabigyan ng diskwento ang senior at PWD. Ipinakita rin ng Grab Philippines na may mekanismo ang app nito para sa naturang discount sa pasahe, kailangan lang magrehistro. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Tumaas ang farm gate price ng palay noong Disyembre ng nakaraang taon base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Naitala ang 22 pesos at 98 centavos kada kilo noong nakaraang buwan. Mas mataas ng 30%
o 30% sa 17 pesos at 68 centavos na naitala sa kaparehong panahon noong December 2022. Mas mataas din ito sa 4.6% sa 21 pesos and 96 centavos per kilo na naitala naman noong November 2020. Sa tala ng bantay presyo ng Department of Agriculture, naglalaro ngayon sa 50 pesos hanggang 65 pesos ang kada kilo ng imported rice, habang 50 to 68 naman sa local rice. Maigpit na binabantayan ng DA ang paggalaw ng presyo ng bigas, lalo't inaasahang makaaapekto rito ang El Nino. Lumabas naman sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI na mataas ang kaso ng malnutrisyon ng mga bata na mula naman sa mga pamilya ng mangingisda. Kaya panawagan ng mga eksperto palakasin ang sektor ng pangingisda. Nagpapatrol, Lady Vicencio. Siyam na taong gulang na ang panganay ni Tatay Ruben. Pero kulang siya sa timbang at tangkad kumpara sa kanyang mga kaklase. Sabi ni Tatay Ruben na mangingisda sa Baseco, tatlong beses sa isang araw naman kumakain ang mag-anak. Pero ang ulam depende sa sobrang isdang mahuhuli sa laot. Kung ano nga mahuhuli, bisugo, kung ano, lapu-lapo, iba binibenda. Sa pag-aaral ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, mas mataas ang malnutrisyon sa mga pamilya na pangingisda ang ikinabubuhay. Ilan sa nakikitang dahilan ng malnutrisyon ay ang kahirapan. Ironically, anyan din ang sinasabi nila. Kami yung nagpo-provide, but kami yung pinakamahirap. Kami have the most malnourished children. Because ang high value, yung maayos na isda, yan ang binibenta. At ano yung tira-tira? Dahil sa mababang kalidad ng pagkain, nagkakaroon ng micronutrient deficiency na nagriresulta sa pagiging antukin, madaling mapagod at mas mababang intelligence quotient o IQ. Ayon sa eksperto, sa isda at ibang seafood karaniwang nakukuha ang micronutrients na kailangan ng katawan. Bagamat karaniwan ang bangus at tilapia sa mga isdang inihahain dahil sa mas mababa ang presyo, mas siksik naman sa nutrisyon ang wild catch o mga isdang mula sa laot tulad ng tulingan, mackerel, tuna at galunggong. Mas mataas po ang mga nutritional value in terms of calcium, omega-3, polyunsaturated fatty acids, iron, vitamin E, and other micronutrients. Ayon sa National Nutrition Council, dapat magsimula sa mga magulang ang paghikayat sa mga bata na kumain ng masustansyang pagkain. Start your children to be nourished with food that are healthy, nutritious. And what are these? Rich in proteins, carbohydrates. Para naman kina Senador Cynthia Villar at sa Department of Interior and Local Government, panahon na para bigyang prioridad ang sektor ng pangingisda. According to study, dati ang fish from the wild catch is 70% of our fish. Ngayon 46% na lang. Aquaculture is overtaking the wild catch in terms of producing the fish for our people. So may problema tayo talaga sa ocean. The government units considered to be coastal, please remember that your strength for your or the backbone for your growth is the water. You will never go wrong if you will put primacy to coastal resource management, fish preservation. Dagdag ng FNRI, bagamat tumataas ang presyo ng isda, ito pa rin ang pinakaabot kayang pinagmumulan ng protina. Para naman sa grupo ng mga mangingisda, makatutulong din ang pagkakaroon ng post-harvest facilities upang hindi masayang ang mga huli at kabuhayan para sa pamilya ng mga mangingisda upang maitaas ang antas ng kanilang buhay. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Pinagkaguluhan naman ang mga residente sa mga bayan ng San Jose at Rizal sa Occidental Mindoro ang pagdagsa sa baybayin ng tuneladang mga isdang lupoy. Paliwanag ng San Jose Municipal Agriculture Office, kadalasang nangyayari ito dahil sa malamig na klima sa ilalim ng dagat at kinakapos ng dissolved oxygen, kaya napapadpad ang mga isda sa taming dagat para makahinga.
isa itong natural phenomenon at hindi unang beses na nangyari. Dagdag pa ng Agriculture Office, panahon din ngayon ng pagpaparami ng klase ng nasabing isda, kaya nangyayari ito. Ligtas naman ang manong kainin ang isdang lupoy na ginagawang tuyo o bagoong. Lagay ng panahon mula kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, hanggang kailan ba magpapaulan ang low pressure area doon sa Mindanao? Binahana naman ang Davao. At yung bang malamig na panahon ay maasahan pa natin ng matagal-tagal? Kabayan, posibleng hanggang Biyernes pa magpaulan ang trough extension ng low pressure area sa Mindanao. Kaninang hapon po, ang LPA ay nasa layong 520 kilometers timog silangan ng Davao City, sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo at hindi inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy namang nagpapalamig pa ang amihan sa Luzon. Ang natalapong temperatura kaninang umaga sa Baguio City, 11.8 degrees Celsius. Sa La Trinidad, Benguet, 12.2 degrees Celsius, at ito po sa Quezon City, malamig sa 20 degrees Celsius. Pero papahina na po ang amihan at pansamantalang papalitan ng easterlies ang mainit na hangin mula sa Pasipiko sa mga susunod na araw. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas Miyerkules sa Mindanao, maulan sa malaking bahagi buong araw dahil po sa trough ng LPA. Malalakas ang ulan maghapon sa Davao Region, maging dito po sa ilang bahagi ng Agusan, Bukidnon at Cotabato. Kapamilya, maghanda po dahil inaasahan pa ang mga pagbaha at landslides. Sa Visayas, may ulan sa umaga sa Samar Island at sa gabi naman po sa ilang bahagi ng Central Visayas, sa may southern part nitong Cebu, maging sa may Siquijor at sa Negros Oriental. Sa Palawan, mula pagkapananghalian hanggang alas 3 ng hapon ay may kaunting ulan sa katimugang bahagi ng probinsya. Sa Luzon, may mahihinang ulan pa, dala po ng amihan dito sa may Aurora, Quezon, Oriental Mindoro at Bicol Region. At bagamat papahina na ang amihan, may kalamigan pa ang hangin sa umaga at gabi, lalo po dito sa Northern Luzon. At tayo sa Metro Manila, maaraw po sa umaga at hapon, kukulimlim bandang tanghali, pero hanggang gabi, mababa ang tsansa ng pag-ulan. Samantala, hindi pa man nakakabangon mula sa epekto ng mga pag-ulan dulot ng shear line ang ilang bayan sa Caraga at Davao Regions. Muli itong binaha dahil naman sa trough ng low pressure area. Sa Rosario, Agusan del Sur, sinuong ng mga kawanin ng lokal na pamahalaan ang nasa tatlong talampakang baha makauwi lang mula sa trabaho. Sa Karatig Bayan naman ng Bunawan, kinailangan ng gumamit ng lubid ang mga residente habang binabagtas ang baha para hindi matangay ng agos. Sinagip naman ng Coast Guard ang 13 pamilya na na-trap sa kanilang bahay dahil sa baha sa Bislig City, Surigao del Sur. At matapos ang malaking landslide doong Enero 18, may mga paghuhumuli ng lupa sa Moncayo, Davao de Oro. Inilikas ng LGU ang nasa 38 pamilya sa Barangay Mount Diwata at 10 pamilya naman mula sa Barangay Rizal. At yan po ang update sa Lagay ng Panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Binigyan parangal ang mga atletang Pinoy na nagtagumpay sa kani-kanilang larangan sa taong 2023 sa awards night ng Philippine Sports Writers Association sa Maynila, Lunes ng gabi. Hinirang na Athlete of the Year si pole vaulting superstar EJ Obiena na nasa training sa Italy at dumalo via Zoom. Ginawa rin naman ng President's Award ang Gilas Pilipinas men's basketball team na tumapos sa mahigit 6 na dekadang gold medal drought ng bansa sa Asian Games. Tinanggap naman ng Philippine Women's Football Team na Filipinas ang Golden Lady Booter Special Award. Kinilala din ang iba pang sports icons gaya nina Lifetime Achievement Awardees Alan Kaidik, ang namayapa ng si Samboy Lim, at mga coaches sa sina Dante Silverio, Jolipa at Arturo Valenzona. Nilinaw ni Speaker Martin Romualdez ang papel niya sa People's Initiative. Pinatitigil naman ng mga kongresista ang imbisigasyon ng Senado tungkol dito. Nagpapatrol RG Cruz. We would like to amend the Constitution vis-a-vis how we procedurally amend the same. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a People's Initiative.
Ang talumpating ito ni Speaker Martin Romualdez ang nilabas na resibo ni Senator Chis Escudero nitong weekend na patunay umanong may kinalaman siya sa umaarangkadang People's Initiative. Nilinaw ngayon ang leader ng Kamara na tagapayo lang siya at hindi leader ng mga pasimuno ng pangangalap ng mga pirma para amyendahan ang saligang batas. Ang grupong pirmaan niya ang nagsimula at nagsasagawa ng operasyong ito. Marindi niyang itinanggi ang anumang iligal na gawain tulad ng pamimili ng mga lagda dahil labag-an niya ito sa prinsipyo niya. Dagdag pa niya, ginagalang niya ang People's Initiative at ang papel ng mga ordinaryong mamamayan na pangunahan ito. Trabaho naman niya bilang speaker na magkumpa sa proseso ng Kamara tulad ng paggawa ng batas ng patas at may integridad. Minalit naman ng mga kakampi ni Speaker ang larawan ng meeting niya sa mga nagsusulong ng PI. Lahat naman nakikipag-meet kay Speaker eh. Alam mo, pag nakikipag-meet kay Speaker, gusto magpa-picture taking. So sa akin, it shouldn't be taken with malice. It had nothing to do with ill intent. May pakiusap naman si Speaker sa pinsang si Senadora Amy Marcos sa kanyang pahayag sa pagbubukas ng investigasyon ng Senado sa People's Initiative. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Bagamat walang pinangalanan na nawagan ng Speaker sa kanyang pinsan na wala namang bastusan dahil pinakikinggan sila ng kabataan at hindi magandang iheplo ang mga ganong salita. Dagdag niya, handa siya na makipag-usap sa pinsan para sa bayan. Umapela rin siyang tuldukan na ang mga bangayan sa politika at magtrabaho na lang para sa taong bayan. Pero sagot ni Senador Marcos, nakakatawa, ceasefire daw, wala daw bastusan. Siya naman ang nagsabi, walang pake ang Senado. Ayan, siya nag-umpisa. Nung inugali ko, yung ugali niya, umiiyak siya. Para naman sa mga kakampi ni Speaker, dapat na rin itigil ng Senado ang investigasyon sa People's Initiative. Huwag na natin pag-aksayan itong panahon dyan sa ating Senate investigation. Kasi sinabi na ng COMELEC, tigilan na eh. So, magtrabaho na tayo. Why don't we start the discussion on those economic provisions in the 37-year-old constitution that has to be amended so we can help this country? Doon na po tayo dapat mag-debate, hindi yung sino nagpatawag, sino nagpapirma. Pinuna rin ang mga kongresista na di pinagsalita ng malaya sa Senado si Congressman Rodante Marculeta at dating Congressman Alfredo Garbin. Ay, sabi ko, tapos na to. Wala na to, hindi na to para sa katotohanan. Iba na ang hinahabol nitong hearing na ito. Sabi pa ng ibang kasama, wala namang masama kung suportahan nila ito. Magtutuloy-tuloy na ang People's Initiative pero nasa mga senador na ngayon ang bola. It is our duty. In fact, the People's Initiative is reflected in our Constitution. Article 17, Section 2 actually states that Congress shall provide means for the implementation of the exercise of this right. Kaya nga, wala na mapatutungan ito kundi PI. PI or nothing. You pass RBH6, the People's Initiative will be dead in the water. Tiniyak naman ng COMELEC na walang bumraso sa kanila para itigil ang pagproseso sa mga pirmang nalikom sa PI. Sa huling bilang ng COMELEC, natanggap nito ang signature forms mula sa 1,129 cities at municipalities, katumbas ng 210 na distrito. RG Cruz, ABS-CBN News. Sa pagtatapos ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vietnam, sinagot niya ang ilang issue tungkol sa estado ng alyansa niya kay Vice President Sara Duterte, pati na ang direktiba niya kaugnay sa isinusulong na People's Initiative. At live mula Hanoi, Vietnam, nagpapatrol, Katrina Domingo. Katrina, ano-ano ang mga sinabi ng Pangulo? Karen, hindi nagbabago ang relasyon at ang pagtrato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte kahit na binabatikos pa siya ng ilang kaanak ng pangalawang pangulo. Nanindigan ang pangulo na nananatiling buo ang kanilang unity. Yan ay kahit na ating matatandaan na kamakailan ay binatikos at inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Marcos Jr. na gumagamit ng illegal na droga at tinawag pa si First Lady Liza Marcos na power hungry. Habang ang nakababatang kapatid naman ng Vice Presidente na si Davao City Mayor Sebastian Duterte, hiniling na bumaba na sa pwesto si Marcos.
It's exactly the same because she hasn't said anything in that of that nature. And wala naman siyang sinasabi na ganyang klase. So, hindi naman nagbabago. If you remember, Uniteam is not just one party or two parties or three parties. It's the unification of all political, hopefully all the political forces in the Philippines to come together for the good of the country. And that is still there. It is still vibrant. It is still working. And we will continue on that basis. Sa kabila ng mga ito, sinabi ng Pangulo na wala siyang balak palitan si Vice President Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Ayon naman kay Senator Aimee Marcos, humingi ng paumanhin si Davao City Mayor Baste Duterte sa speech niya noong Linggo. Pero dumistansya naman ang senadora mula sa nabanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanyang kapatid. Nakakaloka. Yun lang masasabi ko doon. Nakakaloka. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang mag-re-revolution yung damdamin. Samantala, Karen, sa usapin naman ng People's Initiative, sinabi ng Pangulo na kumukonsulta siya sa mga eksperto, kabilang na si dating Chief Justice at ngayon ay Executive Secretary Lucas Bersamin, at dating Senate President at ngayon ay Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile. Pero wala pa anyang napagdedesisyonan tungkol sa issue. Sa ngayon ay dumadalo sa isang state banquet ang Pangulo matapos makipagpulong sa mga political at business leaders ng Vietnam. Kaninang umaga, sinaksihan niya ang pagpapalitan ng kasunduan ng Pilipinas at Vietnam ukol sa pagtutulungan upang maresolba ang mga insidente at sigalot sa South China Sea. Lalo na't parehong inaangkin ng dalawang bansa ang ilang bahagi ng Spratly Islands na mayaman sa langis at iba pang marine resources. Lumagda rin ang dalawang panig ng kasunduan para makapag-supply ang Vietnam ng 1.5 million metric tons ng abot-kayang bigas para sa Pilipinas kada taon hanggang 2029, lalo na kung makaharap ang dalawang bansa sa mga krisis na tulad ng El Nino at pandemya. Karen, sa loob ng ilang oras ay inaasahan na lilipad na pabalik ng Pilipinas si Pangulong Marcos kung saan muli niyang haharapin ang mga issue na tungkol sa charter change. Karen. Katrina, matanong ko lang, no, tinanong niyo ba sa press conference kung kakausapin anong plano ni Pangulong Marcos Jr. Kay Speaker Martin Romualdez? Nakikiusap ang ilang mambabatas. Nakausapin na niya ito. Sinasabi ng ilan, rein in on your cousin. Sinagot ba niya yon? Karen, sa ngayon ay hindi pa nababanggit si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez dito sa mga naging pagpupulong ng Pangulo at maging sa interview ng media kay Pangulong Marcos dito sa Vietnam. Siniguro naman ng Pangulo na sa ngayon ay nandoon pa sila sa estado ng patuloy na pag-aaral kung paano nga ba nila mareresolba itong issue ng People's Initiative at kung paano maamyendahan ang konstitusyon ng bansa para mapaluwag yung mga economic restrictions na ayon sa Pangulo ay ang kanyang prioridad. Karen. Katrina, may reaksyon ba ang Pangulong Marcos Jr. sa kanyang kapatid na kay Senator Aimee Marcos na dumalo doon sa Davao Rally? At ngayon, matindi naman yung nangyari kanina sa hearing. Natanong ba ito? Karen, sa kasamaang palad, napakalimitado lamang nung oras na inilaan sa amin para sa naturang press conference at hindi na rin nabigyan ng pagkakataon ng media na makapagtanong pa ng ilang questions o katanungan ukol dito sa mga naging pahayag ni Senator Aimee Marcos kamakailan. Ngunit asahan natin na sa pagbalik ng Pangulo sa bansa, muling tatanungin yan sa Pangulo. Karen. Maraming salamat, Katrina Domingo. Nag-uulat ng live. Tita Winnie, kung sakaling mga ilangan ng dagdag puhunan para sa negosyo, anong diskarte ang maipapayo mo? Ate B, minsan may bigla ang pangailangan na hindi talaga inaasahan.
naman. Pwedeng ipagkatiwala ang mahalagang bagay sa mga kaibigan, kumare, o di naman kayo sa mga pinagkakatiwalaang establisimento. Dating namamasukang tindera si Ria Lisa Arroyo. Nasubukan na niyang magbenta ng mga prutas, ulam at iba pa. 2016, naglakas loob silang mag-asawa na magtayo ng sariling negosyo at magbenta ng tinapay, ube halaya at leche flan. Dito na nabuo ang Anyelas. Tung dumating na December, ang laki po ng puhunan. Yung time na yung kulang po yung aming puhunan at tama-tama, mayroon kaming naitabi na kunting alahas. Yun na po naisipan namin na pumunta ng pawn shop. Pandagdag po namin sa aming kapital. Sa pagninegosyo para makasurvive, ang naging winning discarded tip number one ni Ria Lisa, huwag mahiyang humingi ng tulong sa kaibigan, kamag-anak o sa establisimentong pwedeng makatulong pandagdag puhunan. Kasi nasubukan na nga ng mga friend ko na kung ano yung pagsangla nila, pagkuha nila, ganun pa rin ang pagbalik sa kanila. Nung nagpunta ako sa pawn shop para magsangla, inaskaso naman nila agad ako. Tapos, nung pagbigay ko ng aking isasangla, pera agad. Ang pagsasanla ay isang paraan para makakuha ng pera sakaling kailanganin ng bigla ang panggastos. Winning discarded tip number 2, dapat mapagkakatiwalaan ang inyong lalapitan. We offer high appraisals and flexible low interest rates dahil nais naming masigurado na malaki ang magiging take-home pay na makukuha ng ating mga suki nang sa ganon, mas matutugunan ang pangangailangan nila. Ay, mga ateng, mga kuyang, maging responsable din naman sa hiniram na pera. Dapat ikalendaryo ang pagbabayad para hindi makalimutan. Ako po ang yung Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment. Pabor ang ilang magulang at guro na ibalik sa Hunyo hanggang Marso ang pasok ng mga estudyante. Lalo't malaki ang epekto ng init na panahon sa mga mag-aaral at teacher. Nagpapatrol, Ara Perez. Hatid sundo ni Lilian at Monina ang mga anak sa taekwondo class na kanilang extracurricular activity. Yun nga lang, nababahala sila na sa kasagsagan ng tag-init sa Abril at Mayo, gagawin pa rin nila ito kasabay ng pagpasok sa eskwela. Mainit, lalo na last year, hirap na hirap sila kasi ang init nga daw. Masyadong mag-first part. Kasi di ba pagka-vacation, yung summer, gusto nilang pupunta sila ng beach, magbabakasyon sila, punta silang Baguio. Ngayon din nila nagagawa yun. Umarangkada na ang konsultasyon ng DepEd sa iba't ibang sektor tungkol sa planong pagbabalik sa nakasanayang June to March school calendar. Pabor din ng maraming guro na ibalik sa Hunyo ang pagbubukas ng klase. May hanggang 8 electric fans sa classroom sa ilang public schools tuwing mainit ang panahon, gaya dito sa Cubao Elementary School. Kaya ang punto ng mga guro ay hindi lang yung basta mainit ang panahon, kung hindi yung epekto nito sa kanilang pagtuturo at higit sa lahat sa pagkatuto ng mga estudyante. Para sa ilang guro, isang uri ng distraction ang init ng panahon. Instead na madali nilang ma-catch up yung tinuturo namin, ang nararamdaman nila init. Nawawala sa focus yung mga bata. Even though yung si teacher ay willing na talaga magturo, there's a time na nararamdaman ng init, na uubos din ba yung energy? Para sa National Parent Teacher Association, mas mahalaga kung paano paghahandaan ng DepEd ang pagbabago sa school calendar. Paano na yung pahinga ng ating learners at saka ng ating teachers? Hindi lang din break yan. Gagawa pa ng grades yan. Maghahanda pa yan ng materials para sa susunod na taon. Giit ni Sibal, dapat tingnan kung anong klase ng panahon mas magiging komportable ang mga guro na magturo at ang mga estudyante na matuto. Lumakas ang ulan, pwede ka mag-suspend ng klase pero kahit gaano kainit, nakakita ka na ba ng mekanismo na pagka ganito ang temperature, automatic suspension. So wala namang polisiya on that, di ba? Na pareho yung may level of discomfort. So ang thing lang is choose your battle. Saan tayo mas handa? Diba? Kasi kung umulan, nag-suspend kayo yung bata, safe yan sa bahay. Kung maintang araw, estudyante na sa eskwelahan, tapos ano yung mas kaya ng ating sistema at ano yung mga
bagay na mas may control tayo. Ikinatawa naman ng Federation of Associations of Private School Administrators ang unti-unting pagbabalik ng school calendar sa dating schedule. At dahil autonomous ang school calendar ng private schools, posible nila itong ipatupad ng mas maaga. Nagsimula noong August 29, 2023 ang kasalukuyang school year at matatapos sa darating na May 31. Ara Perez, ABS-CBN News. Pinahayag ng opisyal ng PCSO na mayroong ISO certifications ang ahensya para sa lahat ng proseso ng bawat Lotto Games. Meron ding kinatawan ng Commission on Audit na nakatutok sa kanilang pang-araw-araw na operasyon. Sinabi ito ni Attorney Kat Contacto ng Office of the General Manager ng PCSO sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means na nag-iimbestiga sa Lotto Game Resorts. Nirekomenda ni Committee Chairperson Representative Joey Salceda sa PCSO na angkunin ay ang serbisyo ng isang international auditor para mapangalagaan ang integridad ng mga laro. Ayon kay Salceda, hindi sapat ang ISO certification at COA representative para mapanatili ang kredibilidad sa resulta ng Lotto Games. After 90 years, you don't have an international auditor for games integrity? Wala pa po, sir, but we will look into it. But rest assured po. I think you should. Yes po. We welcome po the comments and we will consult po with management. Thank it's you, worth po. Spending on. Yes po, sir. Sa ibang balita naman, pumanaw na ang kapampangan na lola na sumikat sa social media dahil sa mga post ng kanyang PhilAm na apo na kanya ring caregiver. Ibinalita ni Chris Punsalan sa kanyang accounts ang pagpanaw ng kanyang 77 taong gulang na lola na si Anisha Manipon. Nagdadalamhati siya sa pagkawala nito pero palagay na rin ang kanyang loob na makapagpapahinga ang kanyang lola sa piling ng Panginoon. Pinili ni Chris na personal na alagaan ang kanyang lola imbis na dalhin sa isang home care facility sa Amerika. Aminado siya na mahirap para sa isang apo na tulad niya na makita ang paghina ng katawan at unti-unting pagkalimot ng mahal sa buhay. Pero dahil sa oportunidad na maalagaan ang kanyang lola, ay lalo umano silang napalapit sa isa't isa. Nakikiramay po ang ABS-CBN News sa naulilang pamilya ni Lola Anisha. Nasa Hollywood na ang Pinoy films na kasali sa Metro Manila Film Festival 2023. Kinumpirma naman ni Vice Ganda ang susunod niyang pelikula. Nagpapatrol, MJ Felipe. Bisita sa wedding anniversary dinner ng celebrity couple na sina Gladys Reyes at Christopher Rojas, si Vice Ganda. Nasurpresa ang lahat sa pagbabahagi ni Vice ng kanyang susunod na pelikula. With direct Junla, diba? Yes! Oo, oh, may project tayo with Junla na with direct Junla na kayo. Napanood ko yung movie niya. Kwentong Barbero. Sabi ko, tapos nung sabi, ay, Junla na, eh, meron akong project with direct Junla. Saktong-sakto kasi Junla na din siya. Sabi ko, ah, sabi ko kay direct Junla magsama tayo sa next project. Kasabay ng wedding anniversary dinner ay ang 18th birthday ng anak ni Gladys at Christopher na si Christoph. Nasurpresa ang anak sa announcement na bahagi na siya ng Star Music at nagkaroon pa ng instant contract signing kasama ang executives ng Star Music. Nasa Los Angeles, California naman ang ilang bida ng nakaraang MMFF movies gaya ni na John Arcilia para sa Pinduko, Ding Dong Dantes para sa Rewind at Firefly, Piolo Pascual at Janelle Salvador ng horror movie na Malyari, Enchong Dinang Gumburza at iba pa para sa kauna-unahang Manila International Film Festival. America actually is very close to the Filipinos. So I think it's about time and I wish that this event can finally move our film and this relationship forward. It's just so nice that we're all here together. We're coming together as one industry. Sa gitna ng pag-arangkada sa Hollywood ng pelikulang Rewind, tuloy pa rin ang pagsipa ng kinita nito na ngayon umabot na sa 900 million pesos.
Samantala, bukod sa back-to-back screenings ng mga pelikula sa MIFF, may industry panels, press conference at networking events para mas mapalawak pa ang connection ng mga Pinoy actors at filmmakers. Papapanood ang mga pelikula sa MIFF hanggang Biyernes, February 2. MJ Felipe, ABS-CBN News. Patay ang tatlong pulis habang sugatan ang apat na iba pa matapos makainkwentro ang ilang miyembro umano ng isang criminal gang sa Barangay Mahayag, Santa Margarita, Samar. Kagad naman nilipad ang mga sugatang pulis sa kalapit na ospital sa Calbayog City. Nauna rito, mag-aayon sana ang mga miyembro ng Special Patrol Mobile Force Company ng PNP na mag-ain ng warrant sa arrest sa mga miyembro ng Ampuan Criminal Gang. Pero pinaulanan sila ng bala ng mga suspect. Napilitan na rin lumikas sa mga residente sa takot na manganib ang kanilang buhay kasunod ng inkwentro. Patuloy namang tinutugis pa ng mga pulisya ang mga suspect. Ay, Jesus. Sugatan ng isang babae matapos mabundol ng motorsiklo habang tumatawid sa kalsada sa Cagayan de Oro City. Sa dashcam video ng isang motorista tumatawid sa pedestrian lane ng biktima sa Barangay Tablon Linggo ng gabi nang mahagip ng motorsiklo. Base po sa imbestigasyon, hindi napansin ng rider ang biktima kaya ito nabangga. Maharap ang rider sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries at abiso naman po ng mga pulis sa mga motorista, mag-ingat sa pagmamaneho at magbigay daan sa mga tumatawid, lalo na sa pedestrian lane. Bumisita sa Pilipinas si Miss Universe 2023 first runner-up Antonia Porcel ng Thailand. Reunited siya kay Miss Universe Philippines Michelle D na kanyang Miss U batchmate, roommate at naging malapit na kaibigan. Si D mismo ang sumalubong kay Porcel sa airport. Nag-welcome din sa beauty queen ang kanyang Pinoy fans. Sa video sa Instagram, ipinarating ni Porcel ang kanyang pasasalamat sa mga Pilipino sa kanilang mainit na pagtanggap sa kanya. Niyakap ng masa ang love team ni Maris Racal at Anthony Jennings sa seryeng Can't Buy Me Love. Pressured kaya si Maris matapos mabansag ang This Generation's rom-com queen? Alamin sa pagpapatrol ni Gainil Krishnan. Ito ang eksenang naglunsad sa pinakabagong love team ng henerasyon, ang Snurin, o ang mga karakter ni Maris Racal bilang si Irene at Anthony Jennings bilang si Snoop. Kwento ni Maris, hindi nila inasahan ni Anthony na papatok ang rom-com tandem nila sa seryeng Can't Buy Me Love. It was all unplanned. Nagkaroon lang talaga kami ng isang eksena together na nag-viral, yung nakaapak ako ng poop. So, natuwa naman ako kasi hindi naman laging may makakatambal ka na mag-work, na mag-jive yung humor nyo. And very happy ako sa support ng mga tao. Who's your name? Mama mo! Mama ko? Todo pa sa salamat si Anthony sa mga sumuporta sa Snurin. Ito na ang biggest break niya sa kanyang showbiz career na nagsimula pa noong 2018 nang mailunsad siya bilang parte ng Star Magic. Ito yung pinaka wild kong character na ginawa. Kitang-kita naman sa mga eksena namin. Hindi ko talaga ginagawa yon pero ayun, nakakatuwa naman na minahal siya ng tao. Papa, dumi na may clothes. Papa, ano kong kecha? Itong eksena na animoy may anak na silang dalawa. Nasa 6 na milyong views na sa TikTok ng Netflix Philippines. Papa! Papa! Papa, iwan na pala! Aminado naman si Maris na feeling pressured siya na matawag na This Generation's rom-com queen. Kasi this country, sobrang love nila yung rom-coms. And for them to call me rom-com queen, parang hindi ko pa carry yung crown. Open ang dalawa kung sakaling le-level up ang kanilang love team at magkakaroon ng sariling project pagkatapos ng Can't Buy Me Love. Quiz, paano naman ako dito? No, I'll do it. Why are you closing your eyes? Di ba sabi mo ayaw mo na makita? Ito. What kind of weird logic is that? I should be the one closing my eyes, not you. Eh di pumikit ka rin.
Gino Krishnan, ABS-CBN News. Ay, di, ang galing ng kwento, no? Nino. Nung lola na inalagaan ng kanyang apo. Di ba, iba naman talaga. Diba? Kasi syempre sa Amerika, madami nilalagay na sa mga homes. Kaga, no? Pero ito, siya nag-alaga sa lola niya. Di ba? Di ba? Very Pinoy. Tanong, ano sa mga magulang? Baka, hindi ko nasundan. Yung sa Amerika kasi, baka nagtatrabaho. Alam mo, sa Amerika di ba? Some of them have 2 to 3 jobs. Ay, mahirap rin. Yeah. Pero ang ganda nun yung hindi kinakalimutan, ang mga matatanda. Ay! Sa akin ka nakatingin. At kaya ako tinignan si Ate B, kasi pinag-usapan na namin yan, malapit ang puso niya sa mga matatanda. Sa'yo pala. Bakit malapit ang puso niya sa matatanda? Dapat di kalimutan ang mga matatanda. Bakit nga daw? Ay, bakit? Bakit hindi? Dapat marunong tayo tumanaw ng utang na loob. Wala naman tayo kung wala sila. Diba? Wala ang TV patrol kung wala si kabayan. Ano yung ibig sabihin? Biro lang. Huwag na. Pag-asapan natin, People's Initiative. Ayan ako. Baba to. Henry, go ahead. Wala na eh. Next time may nagsalita na eh. Paano? Ano? Okay. Oh, sige. Di ba? Sa hearing. Ayan. Kailangan imbisigahan talaga. Sino? Okay. Yung lola. Oh, bakit siya nag-alaga? Yun. Okay. Yung apo. Yung apo. Bakit siya nag-alaga? Baka pinaimbestigyan ng Senado? Yun. Yun ang People's Initiative. Yeah, okay. Karaniwang apo tao. Apo Initiative. Yan po mga balitang binantaya namin para sa inyo. Ako po si Henry Magadis. Tabot na lang ulo. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Marami pong salamat at magandang gabi, bayan!